ko, naiinip na baba ko. Ikaw ba'y napapagod, araw gabi puro kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang tulad. Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang kahihing ng Pilipino. Intramuros was the old capital of Manila. It was built in 1571. It is a city within a city, separated from the rest of Manila from its crumbling wall. It is the nerve center of the Spanish occupation in the Philippines, home for the several thousand Spanish colonies, center of the Spanish political, religious, and military power in the region. Government led a major restoration effort that reconstructed Intramuros to its present today. Intramuros is a prominent tourist spot where visitors can experience the Spanish era, Manila, through the walled cities, churches, restaurants, and museums. Fort Santiago was built by the Spanish to protect Intramuros from the foreign invasion and sea pirates. This was the place where Dr. Jose Rizal was detained prior to his execution by the Spaniards. Fort Santiago, also called Puerto de Santiago, the oldest Spanish fortress in the Philippines, and the one main attraction inside Intramuros. Kita ang Fort Santiago sa bunganga ng Ilog Pasig, kung saan ito ay parte ng Intramuros, a walled city. Ang Fort Santiago ay pinangalan kay St. James the Great o Slayer of Moors. Siya ang patron ng Espanya at makikita ang kanyang replika sa may gate. Ang Fort Santiago ay may perimeter na 2,030 talampakan at hugis triangulo. Ito ay naging isa sa mga tourist spot dito sa Manila, kung saan araw-araw ay madaming tumatayo mapalocal man o international na motorista. Itinayo ang Fort Santiago ng mga mananakop na dayuhan para maprotektahan sila sa mga pirata at iba pang mananakop na dayuhan. Ang Fort Santiago ay hindi lang naging sandigan at barracks ng mga mananakop na dayuhan. Ito din ay nagsilbing kulungan para sa mga Pilipinong kanilang pinaparusahan. At isa na sa mga kanakulong dito ay ating bayani, si Dr. Jose Rizal at mga paring martir. Ngayon, ang Fort Santiago ay pinapanatiling maganda at maayos para sa mata ng taong dumadayo sa pamumuno ng Intramuros at dahil ang Fort Santiago ay may malaking bahagi sa ating kasaysayan. Noong ika-anim ng Marso, 1,951, ang Fort Santiago ay diniklara bilang National Shrine para sa alaala ng ating mga bayani at mga martyrs na nakulong at nagbuwis ng kanilang buhay. Ang National Historical Commission of the Philippines ang nagdeklara sa Republic Act No. 597 na nagsasabing an act to declare Fort Santiago a National Shrine and to provide for the preservation of historical monuments in the walled city of Manila. Ang bill na ito ay nilalaman ng 6 na section. Sa Section 1 ay nakapaloob dito ang Fort Santiago ay makikilala bilang Shrine of Freedom. Sa Section 2 naman, nagsasabing ang pader ng Intramuros ay diniklara bilang National Monuments. Kaya kapag may nasira o may nangyaring kakaiba ay dapat muling ayusin at pagandahin. Nakalagay naman sa Section 3 ang dating Quartel de España ay diniklara bilang National Freight at makikilala bilang USAFFE Park. Sa Section 4, nakapaloob ang National Planning Commission ang may karapatang kontrolin at ayusin ang mga infrastruktura na nakatayo sa loob ng Intramuros. Sa Section 5, kailangan may karampatang pondo para sa batas na ito. Sa Section 6, ay nagsasabi na ang batas na ito ay mabibigyang bisa kapag pinagtibay.
Santiago ay nahahagi sa dalawang bahagi, ang inner at ang outer Fort Santiago. Ang outer Fort Santiago ang unang makikita ng mga tao simula sa kalsada. Sa gate, makikita ang ticket booth kung saan dito nagbabayad at kukuha ng ticket upang makapasok sa loob. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 50 pesos para sa mga bata at estudyante at 75 pesos naman para sa mga matatanda. Pagpasok mo mula sa gate, makikita sa gawing kanan ang Almacenes Reales or the Royal Storehouse. Ito ang ginawang imbakan ng mga kagamitang kinalakal galing sa galeon. Sa daan naman, makikita ang Tranvia. Replika ito ng dating sasakyan ng mga Manileño noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Sa gitnang bahagi ng outer part ng Fort Santiago ay ang Plaza Moriones na pwede kang mag-relax around the garden at pwede ka rin kumuha ng picture and videos. Sa kaliwang bahagi naman ng outer part of Fort Santiago, makikita ang Baluartillo de San Francisco Javier, kung saan dito makikita ang canteen, IVC, or Intramuros Visitor Center na nagbibigay ng information and assistance. Meron din exhibit chambers and historical videos of Intramuros. Sa tabi ng IVC ay ang museum shop kung saan dito ka makabibili ng souvenir items at makikita ang Intramuros Antique Collections. Sa malapit sa daan, makikita ang mga kanyon at mga bala na ginamit noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang inner part ng Fort Santiago ay naging base militar ng mga Amerikano. Ito ay naging sandigan at naging unang depensa ng pamahalang Katipunan. Na-restore ang Fort Santiago noong 1980 sa pamumuno ng Intramuros Administration. Halos 3 taon ang ginugol sa pagbalik ng dating itsura ng Fort Santiago. Ang moat, ito ang unang makikita sa inner part ng Fort Santiago. At ito rin ang nagsilbing unang depensa sa unang atake noong 1945, the Battle of Manila. Ang main gate naman ay isa na lamang ngayong replica na inirestore. Noong panahon ng Amerikano, ang main gate ay binangga ng tangke de guerra ng mga sundalong Amerikano. Ayon sa caretaker ng Fort Santiago, nang inirestore ang gate, ginamitan na lamang ito ng mga materyales na gawa sa adobe o volcanic rocks, at ang mga pader ng Fort Santiago, ito ay may taas na 22 feet o 6.7 meters at may kapal na 8 feet o 2.4 meters. At ang entrance naman ay may taas na 40 feet o 12 meters. Ang Rizal Shrine ay isa ngayong museo kung saan makikita ang mga naiambag ng ating bayani sa ating bayan. Nakalagay din dito ang mga kagamitang kanyang ginamit sa kanyang profesyon at ang kilalang mga libro ni Docu Jose Rizal na Noli May Tangere at Il Fili at mga ibang mga article at tula na kanyang sinulat. Dahil dito, siya ay hinatulan ng mga Espanyol ng kamatayan dahil sa panghikayat niya sa mga kababayang Pilipino na ipaglaban ang ating bayan laban sa mga mananakop. Sa loob din ng gusali ay makita ang replika na kandungan ng ating bayani kung saan bago siya mamatay ay sumulat muna siya ng kanyang huling tula na pinamagatang ni Ultimo Adios o My Final Farewell. Dito sa right side, makikita ang piyata ni Rasi Daiman na kung saan siya tinaguri ang Native 50 ng Manila. Noong panahon ng prehistoric era, at sa left side naman, ang Pasig Pinto. Ginamit ito bilang tanghalan at katabi nito ang kulungan ng ating bayani si Dr. Jose Rizal, kung saan dito niya ginugol ang huling gabi bago siya bitayin. Postigo de la Nuestra Señora del Soledad, Postern of Our Lady of Solitude. Ito ay ang gate na daanan ng mga naninirahan sa Fort Santiago patungong Ilog Pasig. Dito rin dumaan si Lieutenant Governor General Simon de Anda noong tumakas siya patungong Pampanga noong nasakop na ng mga sundalong Briton ang syudad. Memorial Cross, ito ay ang marka kung saan inilibing ang humigit kumulang 600 o 600 Pilipino at Amerikano na naging biktima ng matinding paghihirap noong mga huling araw ng buwan ng Pebrero taong 1945.
Ito ay isa sa mga lagusan papuntang underground, na kung saan ginamit ito bilang imbakan o bodega ng mga factory na kapaloob dito tungkol sa inner chamber, na kung saan nakita ang mga kalansay, ng mga Pilipinong kinulong noong panahon ng Espanya. Baluarte de Santa Barbara naman ang naging kuta upang bantayan ang daan mula sa Ilog Pasig laban sa mga ibang mananakop na dayuhan. Ang gusali na nakatayo dito ay ginawa ng Rizaliana Furniture Exhibit. Dito nakalagay ang mga antigong kagamitan noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bayan. Ang Falsa Braga de Medya Naranja at Falsa Braga de Santa Barbara ay mga peking pader na nakatayo sa may Ilog Pasig. Ang Baluarte San Francisco at Baluarte San Miguel ang nagsilbing kuta na nagbabantay mula sa Ilog Pasig hanggang Manila Bay. Ang mga yapak na ito ay yari sa tanso upang mapanatiling buhay ang mga alaala ng huling sandali ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal para rin malaman ng bagong henerasyon ang tungkol sa kanyang sinapit. Ngayon natunghayan na natin ang iba't ibang sites at ang historika na importansya ng Fort Santiago. Susubukan naman nating alamin ang mga pananaw ng mga turista at ng mga tagapangalaga nito. What can you say about this place? Well, this reminds us the whole history of Filipinas and the Spanish and our history. Yeah, yeah. So, is this the first time you've been here? Yeah. And how did you hear about this place? On the internet. Yes, we read some. Oh, so. So you really came from Spain, right? Yeah. And then you just come here. What's your objective for you coming here? Well, we come here to know about Manila and Filipinas. Oh, really? And then we are going to Honduras and yeah. So you're just like sightseeing? Yeah. You're just visiting. So do you know Jose Rizal? Yes. Yeah. Oh, great. So, how about this place? Do you like it though? Yes, we like it. Oh, that's good. How do you like it so far? I didn't know that. Oh, really? Okay, that's all. Thank you very much. Thank you. Bilang isang guardia, ano po yung masasabi nyo tungkol sa pag-restore ng Fort Santiago? Pero tingin ko kaya binago para yung mga turista na pumupunta makita nila na kahit pa paano yung binago nyo, binalik yung dating luma. Pero yung iba pong mga building na pantin namin, di parang di na na-restore or parang naluma na sa paglumaan na, ano pong nangyari doon? Talagang hindi yung ibang nyo niyan, yung focus nila niyan, hindi talaga nila inaayos kasi yan yung mga hinahanap ng ilang turistang karamihan na pumunta nito. Na pinbibing kung nasan sa yung namin kasi yun yung kumbaga kinagisa nila noon na napasa kanila ng mga nuno. Eh yung ano po, yung sa tingin nyo, yung gobyerno natin, nagbibigay ba ng tulong or tulong financial para dito sa ating mga tourist spot? Bibigay
aking mata mo, ligaya ang pagkakaibigan. Kaunlaran, kapayapaan, halika, biyahe tayo ng ating makita ang ganda ng Pilipinas. Ang galing-ito. Makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Hilaga. Tara na, biyahe tayo upang aking mata mo ligaya ang pagkakaibigan. Kaunlaran, kapayapaan, halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing.